Dahil pa rin sa masamang panahon, nakidlatan at naputol pa ang isang kable ng LRT2 na nagsusupply ng kuryente. Nahuli kampayan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Tahimik at wala ng pasahero sa platform ng Gilmore Station alas 9:44 kagabi. Biglang nag-spark ang mga kable. Ayon sa pamunuan ng LRT2, may tumamang kidlat at dumaloy sa tinatawag na catenary wire na siyang nagbibigay ng elektrisidad sa train. Ang resulta, pagkaputol ng kable. Mabuti na lang daw at nakadaan na noon ang pinakahuling train na nasa bandang Cubao na. Wala ring nasaktan sa insidente. For that, makikita natin na ang daming kidlat, nagka-flash talaga outside ng station, you know? And then nung moment na yun, biglang nagliwanag yung sa labas ng station, and then yun na, biglang sabog na yung sa loob. Daming naka-witness na yun, nagubanggapang yung power surge o yung kidlat doon sa kable. And then yun nga, kaya lang kung minsan, yun nga, pagka hindi kinaya ng system yung lakas, yun pwedeng mag-spark or pwedeng mag-imimelt. Usually, nalulusaw yung bakal. Pero huwag daw mag-alala ngayong panahong madalas masungit ang panahon. Safe po yung ating system kasi nga mayroong lightning arrester yung buong system. Bukod sa lightning arrester, meron ding mekanismo ang tren para maprotektahan ito sa kidlat. May pangatlong kanyan, safety measure yung ating sistema, yung ating mga tren. Bumababa yung pantograph, no? Makikita mo doon sa ibabaw ng tren, parang may dalawang antennas. Meron siyang parang automatic na scheme, no? Na kapag nakadetect ng mataas na power supply, kusa siyang bumabagsak yon para hindi tuloy-tuloy na dumaloy yung power surge. Ayon sa LRTA, agad na ayos ang kable kaya di naapektuhan ang unang biyahe kaninang umaga. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.